Good morning, kaibigan. Ito na naman ang ating paksa ngayon at pamagat nito. Hindi tayo pinoprotektahan ng Diyos laban sa bagyo ng buhay. Pinoprotektahan tayo sa gitna nito. Nakita nyo pag ano. Ito yung babasahin natin at pag-aralan nyo, kaibigan. Ito. Magpakababa. Yung magpakababa. Ay, matutunghayan po natin to sa Awit 34. 11-22. Ito naman yung babasahin ko sa inyo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Anong ibig sabihin ng pusong wasak? Yung maraming alalahanin sa buhay, siya ang umaayos nito. Kung papayag kayo na ayusin niya. Madalas ang pusong wasak minsan nawawala ng pag-asa. Pero sa Panginoon, may pag-asa. Ito po yung conclusion, ito yung conclusion na basahin ko sa inyo na maiksi lang. Payo ng kagawaran ng panahon na pag inabot ka ng bagyong makidlat sa isang lugar na walang masisilungan, lumuhod. Yung buko ng gusto na hawak ng mga kamay ang tuhod. Pag may kidlat na tumamang malapit sa iyo, di madadaluyan ang katawan mo ng kuryente. Ang pinakakaligtas mo ay depende kung gaano kababa ang posisyon mo. Ito, kaibigan, ang ibibigay ko sa inyo. Ito. Siyang bigong-bigo, huwag matakot, hindi babagsak, at siya'y hindi mapagmataas, at siya'y mapagkumbaba. Papatnubayan ng Diyos sa lahat ng kanyang lakad. So, tanda nyo, ang pamagat nito, hindi tayo pinuprotektan ng Diyos laban sa bagyo ng buhay. Pinuprotektan tayo sa gitna nito. Anong ibig sabihin ng gitna nito? Kung titignan nyo ang gitna nito, dapat matuto tayong magpakubaba. Hindi tayo, nandun na nga tayo sa unos ng bagyo, pero tayo nang mamataas pa rin. Hindi dapat ganun. Paano tayo, paano gigit ng Diyos sa mga problema natin kung tayo pa rin ay nang mamataas? Sige kaibigan, next video again, tomorrow again. Instrumental lang po tayo, nagbibigay tayo ng ano. Sige, maraming salamat po. Tomorrow ulit.